Ayan, nandito na tayo sa aming maliit na kubo, ang aming maliit na tahanan. Siyempre. So hello YouTube friends, ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang aking daily routine o ang aking mostly na araw-araw na ginagawa from work to home. As a Filipina wife na nakatira dito sa Denmark. So kung kayo ay interested, likat samahan niyo ako sa aking A Day in Life. Ayan, so pauwi na ako from work. Since maulan naman kaninang umaga, kaya nag-drive na din ako to work. And dahil Friday na din, isisingit ko dito yung day kung saan ako ay pupunta ng groceries. Kaya samahan niyo ako, kasi isa rin ito sa mga routine ko. Maybe sometimes once or twice a week. Kung meron ding kailangan, it depends. So, let's go! So, itong place na to is yung isang malaking square sa lugar namin, malapit kung saan ako nakatira, na maraming mga places like supermarket, like fast food chains, and mga kung ano-ano pang lugar na pwede kang bumili ng mga essentials. So, papasok tayo ngayon sa supermarket. Hindi ko na kayo dadalhin for just safety and respect purposes para dun sa mga shops. So, yeah. For now, ito yung itsura ng lugar. Ayan. So, ito na mga pinamili ko today. Mga basics lang. Toilet paper, kitchen towels, at tumingin tayo kanina kung merong sale ng karne. At meron nga. That's it. So, ang gagawin ko dyan, ang laki niya, diba? Halos 2.6 kilo. Hahati-hatiin ko yan para sapat lang sa isang lutuan. And then, i-vacuum pack natin and ilalagay sa freezer. Alright, ano pa ba? Ayan, basic, sibuyas, noodles, mga basurahan. Yan. May kiyat-kiyat din. Alright. So, mga basic lang for today. Yes? So, ayan. Kakarating ko lang from work. And the first thing I have to do is kumain. Gutom na. Ito ang aking first meal of the day. Iinitin ko lang yung tira kahapon. Ang papaitan, pinapaitan. Ayan. Sarap. Kanin later. Siyempre, hindi lang akong kakain, pati siya. Normally, ang pagkain niya ay nilalagay ko dito ang tinatawag na leaky mat para matagal niyang maubos. Pero dahil naubusan ako ng pang spread, pwede siyang, ano nga yun, Rino. Ano yung Rino? Yeah, whatever na pwedeng ilagay dito. Pag, dahil naubusan now, yung tira pa rin kahapon na hotdog. Hati-hatiin ko lang sa maliliit. Yes! Kain na na! Alright, ayan. Ito na ang aking pagkain now. Ang pinapaitan na halos puro sabaw na lang ang natira. Meron pa naman pala. And kanin and water. So, yan lang. Kain na muna tayo! Just for your information, ang trabaho ko po dito sa Denmark ay cleaner ng isang bangko. Ang day ko po ay nag-i-start ng 4 o'clock in the morning up to 11 ng umaga. Kailangan kasi malinis na yung mga lamesa, mga meeting rooms nila bago pumasok ang mga empleyado. And from around 7 o'clock ay meron ng mga pumapasok. Kaya dapat nakapag-vacuum na ako, nakapaglinis na ako ng mga tables.
And while nandoon na sila, eh saka ako naman gagawin ang mga toilets in the end. So full-time yung work ko from 4 to 11 a.m. And dito sa Denmark, ang mga katulad kong cleaner ay per hour ang bayad. Kaya pagpatak ng 11 ng umaga, ako ay larga na. Sarap, dog! Ayan, so dahil tapos na akong kumain, ay ilalagay natin ang mga pinagkainan dito sa dishwasher. Alright? Lagay natin at ang iba pang mga maduduming stuff. Siya nga pala, itong dishwasher na to ay empty na from yesterday dahil ang aking asawa ang magbabalik niyan kinabukasan. Normally ay pinapaandar namin siya sa gabi para kinabukasan ay tuyo na yung mga madudumi at malinis na, and then ibabalik na lang ni Mr. sa lagayan, which is sa bawat kitchen drawers. Ayan, ganyan. Dito. Ayan. Alright! Ayan, so tapos na akong mag-ayos-ayos, tapos nang kumain. And ngayon naman, i-check ko kung anong meal namin for today. And hahanapin ko siya sa rep para ready na siya mamaya. Or kapag minsan may kailangan ako sa freezer, pwede ko nang ilabas. At yun yung gagamitin natin mamayang hapon. Alright? Check natin kung anong meal today at kung meron sa freezer, ay punta tayo sa freezer namin. Alright? Ayan, so nakita ko na yung meal namin for today ay kailangan ng karne na nasa freezer. So let's go sa aming freezer. Okay, itong extra room na to ay ang aming freezer. Yan, ito yung karne na kailangan natin. Frozen pa. The reason why meron kaming extra freezer sa aming basement, maliban dito sa freezer namin sa taas kasama ng ref, dahil kapag nagsisale ang mga supermarket dito, yung tinatawag na yellow tag, napakamura lalo ng mga karne. Kaya ang ginagawa namin, bumibili kami ng marami nun, and then ilalagay na lang sa freezer, or malaki man siya, ay hinahati-hati namin. And then ilalagay namin sa plastic na pwedeng i-vacuum and then if i-freeze para kapag kung kailan namin kailangan, kunin na lang sa freezer. And yun na yun, ilalagay ko na sa taas dito at mamayang hapon ay magluluto tayo ng meal namin for today. So actually, ang next thing na gagawin natin ay mag-walk tayo kay Douglas since kailangan rin nating pababain yung ating kinain, ay ilalakad ko muna siya, pati yung kinain niya ay kailangan din lumabas. Let's go! Alright, ngayon ay nakabalik na tayo galing sa isang long walk kay Douglas. And time check around 12:30. And around this hour, 12:30 to 1 o'clock, ay matutulog muna ako para magkaroon ng lakas mamaya ulit sa mga practical things na gagawin. Okay, good night muna. Ayan, time check around 3 o'clock. Mga gantong oras ako nagigising para i-walk ko na naman ulit si Dog. Let's go! Alright, nandito na tayo sa labas. Ito yung street na dadaanan namin ni Douglas. Mostly, every day. Pare-pareho lang yung dinadaanan niya. Siya nga pala, kapag gumawa na siya ng pupu, dapat lagi ka may dalang plastic dahil kailangan mong pulutin
Otherwise, ikaw ay magpa-fine. Come dog! Alright, Douglas. Ready ka na ba? Gustong-gusto niya talaga yung mga grass na yan. Anyway, ito nga pala ang isa sa magagandang proyekto ng gobyerno nila dito sa Denmark. Ito yung tinatawag na bike lane. As you can see, kahit na naglalakad kami ni Douglas sa highway, ay safe pa rin since may kanya-kanyang lane ang mga vehicles, bicycles at pedestrian. Right, Douglas? Ang saya-saya niya. And ayan, nandito na tayo sa aming maliit na kubo, ang aming maliit na tahanan. Siyempre, nakasulat din ang pangalan ni Douglas dyan. Ang aming maliit na garahe. At ayan, papasok na tayo. Saka na ako gagawa ng vlog about sa aming maliit na tahanan, okay? For now, ito muna ang daily routine. So, after natin maglakad kay Douglas, pagkarating natin ay magpapahangin tayo ng buong bahay para lumabas yung mga hindi kaaya-ayang amoy. Ayan, so bubuksan natin lahat ng bintana and door para mag-circulate yung panibagong hangin. Alright, let's go! And syempre, ganun din sa basement. Alright, so now open na lahat ng windows. Gagawin natin yan for around 10 minutes. Maglalagay ako ng timer sa phone ko dahil most of the time nakakalimutan ko siya. Sayang yung init ng bahay. So nga pala, habang tayo ay nagpapahangin, ay ire-ready ko na yung aming pang fitness or kasi magbo-boxing kami tonight. So ito yung kanyang fitness clothes. And ito naman yung sa akin. So, ayan. Ito naman yung aming boxing gloves. And indoor shoes. Ito yung paraphernalia naming for boxing. Ito yung sa kanya. And ito naman yung sa akin. Ready na later! Alright, so ayan, tapos na tayong magpahangin and now ay ready na tayong magluto ng ating dish for tonight and also para sa baon ng aking asawa for tomorrow and party na rin ang kakainin ko bukas pagdating ko galing from work. Let's go! Ano ba ang dish natin for today? So ayan, ito na yung nilabas natin na karne kanina galing sa freezer. At yan ang mga ingredients na gagamitin natin. Basta, sinundan ko lang yung sinasabi ni Panlasang Pinoy sa YouTube. Lahat naman tayo fan niya siguro. Kaya, pangalan ng dish natin ngayon ay pork sweet and sour. Sa part naman na to ay nagsisindi na ako ng fireplace namin. In this way, ay medyo nakakatipid kami sa kuryente kesa sa gumamit ng radiator. Para rin mainit na ang bahay kapag dumating na ang aking mister. Look at that! Ang cozy, diba? So sa everyday routine ko, sa gabi na ako naliligo dahil for me, gusto kong mag-take time para sa sarili ko and ayoko namang maligo kapag ka alas 3 ng umaga, diba? Fresh pa rin naman ako dahil matutulog lang naman ako. Ayan, so after kong maligo ay maglalagay na ako ng mga kung ano-anong cream sa aking mukha and katawan para fresh pa din. And after that ay pupunta na ako sa taas ulit para mag-siesta kami ng aking mister. And then after that ay matutulog na ako. Kadalasan ako ang unang natutulog dahil kailangan ko rin gumising ng maaga.
pagigising ko ay around 3:25 ng umaga. I have around 15 to 20 minutes para mag-ayos. At yung work ko naman mula dito sa bahay ko ay around 2 to 2.5 kilometers lang. Kaya ang normal day ko is nagbabike ako. Pero kapag maulan o kaya medyo may snow, ay nagdadrive ako ng car. Dahil wala namang public transportation sa 3:30 ng umaga, di ba? So that's it. Yan lang ang pang-araw-araw kong gawain, trabaho, bahay. Kaya sometimes during the weekends, ako ay merong mga hanash. Kung hindi sa friends, sa family, or sometimes gusto ko yung easy lang sa aming mag-asawa, or sometimes ako lang din mag-isa with my dog. But ayan po, meron na kayong idea kung ano ang buhay ng isang Filipina wife na nakatira dito sa Denmark. I hope nagustuhan niyo itong aking video, nagkaroon kayo ng mga ideas at meron kayong natutunan. Sana i-follow ninyo ako at subscribe na kayo sa aking channel if you want to see more of these kind of videos because I upload videos of everything in Denmark. This is again Christine. Have a nice day. Bye!